Hello, hello, hello. Magandang araw na naman sa lahat. Magandang araw sa lahat ng mga manunood nitong video na to na pasabog ni Maharlika about na naman sa 10 million tara. Yan. Kasi daw may nag-ano sa kanya, may nagsusumbong sa kanya na nagtatrabaho dyan sa PCSO. Na ganito daw ang ginagawa na nakikita nila. So, ayan. Mainit na naman ang ulo ni Maharlika. E, syempre, kahit ako, sumasakit yung puso ko pag naririnig ko mga ito. Kasi, syempre, tayo, pag ang isip at puso natin ay para sa pagbabago at para sa mga, ano, sa mga taong bayan na matutulungan yung mga maliliit na mga tao, yung mga naghihirap, pero hindi. Ang nangyayari ngayon kasi, yung mga mayayaman, sila lang yun yumaman ngayon eh. Ganito, parang dilawan noon. Ganun din ang nangyayari. Kapag mahirap ka, inutil ka na talaga. Lalo kang gagapang. Kaya syempre, may karapatan si Maharlika magagalit dahil taxpayer siya eh. Kahit ako, I'm a taxpayer too. Kaya nagagalit din ako pag naririnig ko itong mga ganito. So, binubuljak na naman ni Maharlika yung 10 million tara daw na sinisingil ng boss ni Tingking Panot, Taning, na bakla, na si Robles ata yung pangalan, sa mga STL, Small Town Lottery. Bawat operator, 10 million, imagine. Mayroong 88 operator sa buong Pilipinas at tag 10 million ang bawat isa sa STL. Magkano na yun? Galing ano? At tsaka, ang nakakagalit ay still connected sa bitoka ni Mrs. President Liza Araneta ang mga to. Ikaw talaga, Madam Liza Araneta, na malaki ang tiyan mo, na para kang chimay. Wala ka ng kadadala-dala. Asawa ka ni BBM, asawa ka ng presidente, advise them not to do that sa mga ganitong mga tara-tara, mga korupsyon. Pero hindi eh, ikaw yung nasa likod eh, ikaw yung connected ang mga bitoka ninyo eh, sabi pa ni Maharlika eh. Kaya ito, pakinggan niyo ang mabilis na pasabog ni Maharlika. Eh, siyempre naman, sino bang hindi maiinis sa ginagawa nila eh? Kung tinutulong yan sa mga mahihirap, hindi maghihirap ang Pilipinas. Kailan babangon ang Pilipinas? Ha? Sa mga salita ni BBM, malapit na daw tayong ano? Magiging middle country, middle income country. Ang garapalan ng mga smuggling, paano? Kailan yun nangyayari, BBM? Huwag ka nang magsasalita ng maraming sugar coat na papasarapin mo lang yung mga tainga sa nakikinig. Pero hindi naman talaga totoo eh. Harap-harapan nyo nang ang binababoy ang Pilipinas nang lahat kayo nasa gobyerno, mga baboy kayong mangluluko eh. Mambubudol nga talaga kayo. Kaya yung salita mo, BBM, aaminin mo na ang Pilipinas ay pabagsak ng pabagsak na. Huwag kang mag-sugarcoat. Dahil hindi na tanga ang mga Pilipino ngayon. Kitang-kita na yung mga ginagawa ng asawa mo. Kaya ito guys, panoorin mo itong pabungga ni Maharlika. Mabilis lang to. Talaga, even I'm having fun right now, darling. Hi, Mama Liza. Hello, Lani Roca Peralta. Hindi tayo detalyado ngayon. Marami ako mga bonggang-bonggang ipapakita sa inyo at ipapaalam sa inyo kung gaano karumal-dumal ang malaanghel, okay? Malaanghel na portrayal ng mga taga-Malacañang, pero sa kabila ay kadugyutan at talagang kinakawawa yung ating mga kababayan. Sa totoo lang, bago ko to i-ano sa inyo, i-bukelya, itong 10 million na tara na sinisingil based sa ating source nitong manager ni Taning,
Yan ang Wattaning, di ba? Diyan sa PCSO, di ba? Kung napapansin ninyo, hindi na nagbablog yung Taning ng dati halos buong 24/7 yata nagbablog para gustong kumita ng pera. Pero ngayon ay ang nakarating po sa atin ay 10 million na tumataginting. Gusto ko lang i-inform sa inyo, bahala na yung ombudsman, bahala na yung gobyerno. Yun nga. Kung paano ninyo ito solusyonan, paano ninyo ito hulihin. Kasi, you know what? 10 million, ha? Sabi nga ng mga hitad, ay, nali, pumunta ka dito sa, pumunta ka dito sa Pilipinas. Ganyan, ganyan. At dito ako magreklamo. Hindi ko trabaho ang magreklamo sa, o maghain ng demanda kung kanino mang mga politiko na yan. Andyan ang ombudsman. Kaya may meron tayo yung sangay ng gobyerno. But ganun pa man, binubukelya natin kasi sinusuppress even, sabi ko nga, the mainstream media, binabayaran nila yan, mayroon pa nga sila Project Maharlika, eh, di ba? Bonggang-bongga. So ito po, sabi dito, hi Ma'am Maharlika, sabi niya, meron po akong friend na malapit sa mga operator ng matagal na rin po sa STL. Diba, small time lottery. Hindi ko masyado na-review yung STL, but gusto ko lang bibigyan kayo ng information para naman maalarma itong manager ni Taning. Okay? Nakaibigan ni Mrs. President. Naalala ko during the May 9, sinabi niya sa akin habang nagpa-party-party kami, oh, galing-galing talaga nila, 'di ba? Sabi niya, siyang gumawa nito lahat, chuchu-chuchu. Eh alam ko naman magkarugtong ang kanilang mga bituka. So Mrs. President, First Gentleman, parang awa nyo na, kung gusto nyong bumangon ng Pilipinas, Ombudsman, kung gusto nyong bumangon, ito ang mga sinusumbong ng mga random people, okay? Kung ano nangyayari dyan sa PCSO. Sabi dito, sabi niya, hi Ma'am Maharlika, meron po akong friend na malapit sa operator ng matagal na rin po sa STL. Ang tara daw po ni Robles, yung manager dyan, ay 10 million pesos per operator. Ang minimum po, at meron pong 88 na operators sa buong Pilipinas. So you do the math, 10 million times 88. Kaya naman pala si Taning, okay, pabalik-balik, di ba, pa-abroad-abroad, pa-ano-ano, okay? Yeah, small time, oh, may nag-comment pala, small town lottery. Sorry, sabi ko sa inyo, hindi ko alam, STL, small town pala. Okay, thank you. I stand corrected, darling. So ngayon, tapos sabi nitong random person, sabi niya, baka po kasi nagagamit yung pangalan ng ating mahal na Pangulo, sabi niya. Kami po dito, sabi niya, nagtatrabaho po kami ng maayos, pero nakikita po namin yung hindi po katanggap-tanggap. Sumuporta po kami kay Pangulong BBM dahil po umasa po kami sa pagbabago. Tapos sabi niya pa dito, mga palangga, grabe naman po talaga yan, sabi ganon. Umaasa po kami talaga ng pagbabago, sir, at pagbangon. Sabi niya, pasensya na po kayo, ma'am. Okay? Kasi po, talagang dismayado po kami sa mga nangyayari ngayon. Ayaw po naming masira ang aming Pangulo na sinuportahan. Sana po maiparating ninyo sa inyong mga tagapanood at marinig lang po tayo ng taong gobyerno at nang sagayon po ay maimbestigahan itong 10 million na sinisingil nitong PCSO na manager po ni Taning. O, Taning din ang tawag. So, hello mga darling. So you know what, sabi ko nga, anong minutes na ba tayo? I have like 5 minutes kasi may gagawin ang lola ninyo. So ngayon, nakakalungkot dahil itong smuggling, 'di ba, itong sibuyas na ito ay hindi pa rin nila inimbestigahan. Anong petsa na? Wala, pinutol nila, kinansel nila yung investigation dyan sa Kongreso. So papayag na lang ba tayong ganituin? Paasahin ang pagbangon muli. Eh dyan pa lang, sabi ko nga sa inyo pa lang, tinga pa lang yung pinag-uusapan natin sa smuggling ng sibuyas, ng asukal, ng asin, kung ano, di ba, asin and everything. Wala pa tayo dito sa PCSO, hindi pa naibistigahan yung 433 katao. How much more sa iba pang mga departamento, di ba? Ngayon, salita tayo ng salita na we are proud to be Filipino. Tayo, ang OFW ay bagong bayani, mga chuchong ganyan. Dapat, sabi ni PBBM,
you know, limitahan natin ang pagpapadala ng OFW kasi pagiging presidente siya, tututukan niya yung sektor ng agrikultura, chuchuchuchu. Paano babangon muli kung itong manager ni Taning ay 10 million daw ang hinihingi kada operator? And we have 88 operators in the Philippines. Kaya nga tayo may sumbungan. Remember, pangalaho ni Duterte, meron siyang dial 888. Di ba? 888. Na kapag may, may alam kang anomalya na nangyayari, magsumbong ka lang sa 8888. Di ba? Although hindi naman talaga na perfect ang government ni Duterte, sabi ko nga, the government itself is imperfect. At least man lang, hindi naman natin inasahan na maging anghel kayong lahat. Kung baga, huwag naman kayong sobrang garapalang, yung karimari-marim. Alagaan nyo naman yung mga Pilipino na sinasabi niyong pagbangon, mga hitad. May napanood ako, mga palangga. Alam mo, galit na galit ako hanggang ngayon doon sa isang German na vlogger. German vlogger na nakalimutan ang pangalan niya. Nakulong na siya, di ba? Hinuli siya ating couple of days ago. Na binablog niya yung paano pamimik up ng babae, ng mga bata. Drama lang ba yun? Para magka-content siya. Alam mo bang gigil-gigil na gigil ako doon? Sabi ko po nga, jutang din ng mga banyagang to. Nasa lupa na namin kayo. Nasa Pilipinas na binababoy pa tayo at ilang million viewers yun talaga na ang tingin sa kababaihan, sa Pilipinong kababaihan ay ganito kaliit kasi pinapayagan natin na binababoy tayo ng ibang lahi. Diba? So kaya sabi ko, although thank you at nahuli na, I hope talagang totally, you know, kung ano man yung pinaka-maximum na parusa sa mga banyagang katulad nito na binababoy yung bawat isa sa atin, not only kababaihan, bawat pamilya natin, ito yung nagre-represent sa akin, ganito kabulok yung sistema natin. Kasi sa Pilipinas, kapag banyaga ka, may kasabot kang police o si general o ganito, babayaran ka, ikaw naman si general o whoever you are, taong gobyerno, yan na lang din sa Malacanang. Wala kayong pakialam sa maliliit na tao kahit babuyin ng lahi, ng ibang lahi. Ito mo lang itong 10 million na ito, palangga, natara pag ito'y naimbisir at napatunayan niyang mga hay, hinayupak na yan pang pababoy sa bawat kinabukasan ng ating mga kabataan. Diba? Kaya, you know, I'm sorry, pero kahit na I'm enjoying myself right now, I'm always, you know. Anyway, hanggang dito na lang muna. Ayong bulljack ni Maharlika, kasi may idagdag lang din ako. Kasi alam niyo, yung kasing gobyerno natin ngayon, pasensya na kayo ha, sa mga nabubudol. Ito ang napapala ninyo. Di kasi kayo nag-iisip eh. Isa pang komentaryo ko talaga yung mga mentality ninyo. Please, palitan niyo na yung mga mentality ninyo. Ha? Maraming nagsasabi na, oh, si BBM muna ang pauupuin natin kasi ano na, yung hasa na sa gobyerno at saka matanda na. Anong hasa? Anong ginagawa ni BBM noon? Ilang beses siyang nasa gobyerno nga pero walang nagagawa. Dahil nga walang sentido kumun, walang kaalam-alam. O ngayon, nangyayari na. Ayan, anong ginagawa? Itong gobyerno natin, sobra na ngayon ka mga ano eh, garapala na, pinapakita na sa atin. Sana ngayon lahat kayo, 31 million na bumuto kay BBM ay nagsisisi na. Dahil hindi nyo ginagamit yung ano nyo eh, yung utak ninyo noon pa eh. Ha? Para kayong mga walang utak eh. So ngayon, anong babangon? Sa lahat ng mga ano pala, lahat ng mga nangyayari doon sa likod ng ano, konektado kay Liza Araneta. Yung manager ni Taning na konektado kay Liza, si Robles, yun ang nangungoleksyon ng 10 million tara sa PCSO. Kaya pala, itong project nila na Maharlika pa funds, isa ang PCSO na sasali dito. Buti na lang, hindi tumutuloy yung GSIS at saka SSS. Kasi pag tumutuloy sila na sumasali dito sa Maharlika funds, sigurado akong wala kayong, yung mga mag-retire katulad ko na
ako contributor ako ng SSSS, baka lahat tayo wala nang maaasahang pensyon pagdating ng panahon. Kasi sinisiguro ko sa inyo, itong Maharlika Funds, siguradong malaking issue na naman to sa mga susunod na mga taon. Siguradong may magnanakaw na naman ito, may corruption na naman to. Kahit gaano pa kaanghil kuno, kaanghil ang ilagay nila dyan na magiging presidente sa Maharlika Funds na yon, wala pa rin yang mangyayari dahil alam niyo mga taong bayan, ang Pilipinas ay number one, the king of corruption, the king of corrupted politics. Yun ang totoo. Andito sa atin lahat ang mga kawatan ng mga politiko. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at magandang araw na naman sa inyo. Sana pagbigyan kayo ng mabuting pangangatawan at lahat tayo mag-iingat. God bless po. Ingat tayong lahat.